I always tell her na to be smart, to enjoy. You have to enjoy work. It's already hard. So enjoy work. Para hindi mabigat pag umuwi tayo, di ba? Siyempre po, I'm very grateful na nabigyan po ako ng opportunity na ganito kasi first of all, siyempre kasama ko yung dad ko, first lead ko po ito, so it really means a lot to me. Ayun po, sobrang grateful. Siyempre po, excited ako, first of all. Most napi-feel ko po right now is excitement. Pero at the same time, kinakabahan din po ako kasi syempre, I want to impress the people. Tapos syempre, kasama ko si Papa. So, imbes na ma-pressure ako, iniisip ko na lang na parang okay to na nandito si Papa kasi malalapitan ko siya if may kailangan ako or need ko ng tulong. Ayun po, parang ngayon na I'm gonna get into movies na po, sobrang excited po ako and grateful for the opportunities na binibigay po sa akin ng Viva. Ayun po, parang lagi ko po sinasabi sa sarili ko na I don't want to mess this up. Let's not mess this up. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. So, ayun po. Kunti lang naman dahil yung batang yan, magaling yan eh. Matalino pa. Ang sinasabi ko lang palagi sa kanya, well, normally, you cannot be late. You have to be professional. Bati ka sa lahat ng tao. At syempre, habaan mo ang pag-iintindi mo sa ibang mga tao. Hindi lahat ng tao kasing galing niya or kasing galing natin. Alam mo yun, meron ibang nag-a-adjust pa. Meron ibang... Pag pumasok sa showbiz, syempre, medyo may nervyos, may ano, kailangan mo intindihin yun kung kaeksena mo sila. And we want them to feel na everything is okay. You're at home pag yung kami ang kaeksena mo. So, yun. I always tell her na to be smart, to enjoy. You have to enjoy work. It's already hard. So, enjoy work. Para hindi mabigat pag umuwi tayo, di ba? Ayun. Ako po, gusto ko po makausap is yung lolo ko, si Paquito Diaz. Kasi I wanna ask him kung okay ba yung ginagawa ko or proud ba siya. Ganun po. That's fine. Ako ma'am, siguro, siyempre airpad ko. If I'm doing a good job right now, yun lang ang gusto kong itanong sa kanya. And siyempre, lahat ng ginagawa ko, kung okay sa kanya, kung tama bang pagpapalaki ko sa anak ko, you know, everything. Yun, si Daddy. Siguro pareho po nung kay Coco, call a friend, tapos prayers na lang. Wish you the best. Pag may nagparamdam sa akin, humingi ng tulong, bakit hindi? Yung iba nga natutulungan, bakit siya pa hindi? Okay sa akin yun. Nung bata ako, mahilig ako sa horror. Pero nung napanood ko yung Conjuring, di na ako umulit. Kaya siguro siya yung pinaka-favorite ko siguro na nakakatakot talaga. So yun po yun sa akin. Alam, mahilig ako dyan. Mahilig ako sa mga nakakatakot. Sila Ashley, pag nanonood kami, hindi na makapag-CR sa gabi yan eh. So, ala, sa akin, I like horror movies. I enjoy it. I hope people enjoy it too. Okay naman siya. Noong una po, parang akala ko, joke lang ako. Kasi, ano... Kinakantsawan ako ni na Papa sa'yo, ready ka na ba maging aswang, ganyan. What if papaliparin ka nila, tatapon-tapon ka nila, yung ganon. Kaya noong una, kinakabahan talaga ako.
Tapos nung na-meet ko na po yung cast, tapos nalaman ko na po yung story, sobrang na-excite na ako bigla. Parang hindi na ako kinakabahan. Na-excite na lang ako. Nung nalaman kong horror, okay lang. Sabi ko, uy, second time, not bad. Pero yung professor, ibang usapan. Sabi ko, ba, parang mahirap to. So, kausap ko naman si Direk Ron. Sabi niya, pag-usapan natin kasi mas maganda yung ano, kasama ka ni Ashley sa movie. Well, sabi ko, okay, I'll give it a shot. So, I hope everybody would like it na alam mo, sa tanang buhay ko, ngayon lang magiging professor. So, well, we'll see. Ako po, siguro nasa 8 to 9. Kapag po 8, ibig sabihin may kasama pa ako, natatawanan ko pa yung takot ko. Pero pag 9, ayan na. Takot na ako, hindi na ako pwedeng bumaba ng kama kasi feeling ko may hihila na sa akin galing sa ilalim. Siguro ako, hindi ako matatakotin. Mas takot ako sa buhay kaysa sa patay. So, mga nasa 2 ako, 2, 3, ganyan.